nag-drive tayo ng truck habang habang dinidiscuss natin yung pinorward mo. Eh yung kay ano, kay Attorney Libayan, yung dinidiscuss niya yung inaprubahan na sa pasado sa teka, para sigurado tinang. Puno na ba yung gas ko? Sige, mag-top up muna tayo ng gas. Yung ano, yung post ni ano ni Attorney Libayan sa ano, sa same-sex marriage na okay na raw sa simbahan. So ang tinutukoy niya simbahan yung sa Catholic Church. So inapproba na ito ni Pope. Pangalan niya Pope John Paul ba 'yan? Pope John Paul the Second. Ano ba yung sabi niya? Tinan ko nga. Same-sex marriage ayos na. So sa nasa YouTube ito, no? Diniscuss niya. Ngayon, ang reason kung bakit tayo magdadive ng truck para i-disguise natin as usual yung topic. Ngayon, nagkataon naman na, okay, senior mo sa akin yun nung Thursday. And at the same time, nung Thursday, may nag-appear din sa... Actually, hindi nag-appear eh, kundi nasa Yahoo ko yata yun. So, inopen ko siya, and then... Same-sex marriage allowed. Ito, yung United Methodist United Methodist Church sa ano sa US na hati rin sila, and then ang issue nung pagkakahati nila ay slow motion rapture. Ito, yung LGBTQ++ din. Dati daw, forbidden sa kanilang same-sex marriage. At saka hindi sila pumapayag na may mga gay na magsiserve bilang ministers. Pero lately, meron silang openly gay clergy, and then meron silang 2 gay bishop na elected dun sa position. So, little by little, penetrate na sila ng ano, ng LGBTQ movement ko, nagtanggap. Kaya ngayon, kaya sila nag-split, kasi meron mga conservative na ayos sa gay, at meron mga hindi conservative na okay sa kanilang gay. So, nag-split na sila. So, dividing, ano talaga, no? Malaking issue talaga yung ano, yung tungkol sa LGBTQ. So ang sa atin ngayon bilang mga Christian, anong stand natin dito? So yan, eh depende kung anong klase kang Christian. Kung ikaw ay Christian na Methodist na pro-gay, siyempre doon ka sa ano,
agree ka dun sa dapat merong gay na magsiserve bilang ano, spiritual leader para sila yung magsiserve dun sa mga gay community ng church. Ngayon ang ano kasi no, ang hindi na ang problema, ang dahilan kung bakit nagiging okay na mga ito kasi nag-depart na ano, nag-depart na ang mga Christian doon sa ano, sa terms and condition na ibinigay ng Panginoon para maipamuhay ng maayos yung buhay ng isang tao at ng buhay ng isang Kristiyano. Boy, ano ko ba naman? Tingnan tayo mabangga. Hindi marunong yung driver. Wala, hindi, wala kasing trailer kaya walang trailer kaya hindi ko makontrol yung speed. Kasi kung may weight ito ma para itong kabayo na nawala ng karitela eh. Lutag-lundag. So, bakit pumayag yung, bakit nagkakaroon ng gantong issue ngayon? Ano? Kasi nga, remember, ang gospel na sinusunod ng mga Kristiyano ngayon, yung gospel of disobedience. Never sila dun sa gospel of obedience. So, kung ang gospel na sinusunod ay gospel of obedience, hindi problema yung LGBTQ. Ngayon, magagalit naman. Kaya nga sabi ko, eh, medyo controversial itong ano, tong discussion natin kasi marami magagalit sa akin na LGBTQ. Okay, mga pastor na sinasara ko daw ang aking isip sa progress. No? Actually, hindi. Kasi ang titingnan natin, ano, yung lahat na country na nag-accept ng, ano, ng ganitong klaseng kultura, ano nangyari sa kanila? Sira, no? So, kung hindi ka siguro aware sa nangyayari sa US, pero ang laki ng problema ng US when it comes dun sa ano, sa ganitong same-sex marriage na ano, na stand ng kanilang mga leader. Kasi ang nangyayari niyan, bakit tayo mag-forward dito? Nakakasi hindi siya makapasok dahil mapupuno yung daan. Ako nasa kabilang lane. So yung mga country na nag-accept ng ano, nung ganyang kultura tulad ng US, sira-sira ang family nila, no? Dami-dami nilang divorce. Although speaking of divorce, hindi naman natin na-discuss yan. Inilalakad na ng classmate ko yung classmate ng dati kong ka-office mate yung ano, magkaroon ng divorce sa Pilipinas kasi kahit walang divorce ano, sa Pilipinas, in practice naghihiwalay ang nanay at tatay kahit na officially walang divorce sa Pilipinas. So gusto niya mangyari ngayon, total reality na ng buhay yan, gawin ng official. But of course alam naman natin na pagka nagkaroon ng divorce, hindi naman yung parents ang talagang final victim nito kundi yung mga anak. Pag merong mga anak, so they have to make choice. Ngayon, kung ang mind ng bata is practical dahil na impluensya ng magulang, okay sa kanya na magkaroon ng divorce. But ang ano ngayon sa kanya nito, ang efekto sa kanya ito ngayon is wala na siyang chance na magkaroon ng happy marriage. Kasi every time na manliligaw siya o every time na mag-asawa siya, ang lagi niyang paplano mag-asawa, ang lagi nasa isip, tatagal kaya kami? Of course, kung may doubt ka, hindi nga tatagal. Why? Kasi kita niya sa parents niya. So, the parents set a bad example. Ngayon, with regards to dun sa LGBTQ, wala tayong pakialam sa, ano, sa stand ng church kung kay pro-gay sila o anti-gay sila. Basta tayo, after lang tayo dun sa ni-reveal sa atin ng Panginoon sa Bible. And so, hindi natin binibase yung, ano, yung ating acceptance ng gay o rejection ng gay dahil sinabi sa atin ni pastor o ni reverend ganto-ganto, wala. Sinasabi lang natin ay tinitingnan natin sa ano, sa Biblia. So of course sasabihin ng mga gay, ang Biblia naman galit sa amin. Kasi daming verse nga na ano. Ang daming verse na
talaga pumapayag ang Bible sa gay practice. Ngayon bakit? So kung babalik aral tayo sa mga previous discussion natin. Ang dahilan kasi nga wala naman talagang third sex. Dalawa lang ang sex ng tao, male at female. Sa anghel wala silang sex, no? Perfect sila. And then sa Godhead ganun din, wala rin doong male female. Kaya nga yung mga conspiracy theory, yung mga ginagawa ng mga naninira sa ating Panginoon, no? Ina-attribute nila na ang Panginoon ay merong asawa dahil sa writings ng ganito. Of course, yung mga writings naman tinutukoy nila, ito yung writings ng mga tao na galit sa Diyos, yung sumisira sa Diyos. So, dahil ancient, makita nila, ay, totoo pala to. Sa atin, ay, totoo pala na maraming kalaban ng Panginoon maski nung unang panahon pa. So, yun sa atin. Ano ang proof natin na dalawa lang ang sex? Ayan. Mulat mo yung mata mo, dalawa ang sex. Ngayon, kailan naging tatlo, apat, lima, anim, pito, walo ang sexual orientation ng ano ng mga tao? Nung pumasok na yung entertainment. So, pinagkakalat ng entertainment na ganito talaga normal lang na mamuhay sa ano, sa malaswang pamumuhay, pero saan nila nakuha ito? Nakuha nila ito dahil yung mismong gumagawa ng pelikula, malaswa sila. So, damay-damay na lang. Gusto nila ang mga tao ay matulad sa kanila na ano, na gumagawa ng mali, para yung mali ng sinasabi sa Biblia na mali ay mapapatunayan nila na mali ang Biblia, kasi hindi lang silang gumagawa kundi marami pa at accepted na. So, parang majority rules, ano? Of course, we do not believe in majority, except kung ang majority na tinutukoy natin ay ang Diyos, sapagkat God is a majority of one. Siya yung Diyos, eh. So, balikan natin yung ano? Balikan natin yung mga discussion natin previously. So, sa plano nga ng Diyos, di ba? Plano ng Diyos, tayong mga tao. Teka, kukonsentrate ako sa pagkuha ng Lord. Kaya. Scrap. Mga compacted card dito. Sinu-compactor. Done. So, create ng Diyos yung tao. Ito yung tao. Create siya isa lang. Hindi siya nag-create ng dalawa. Ngayon, ang problema, paano dadami itong isa? So, create niya yung langit, kompleto na ang daming angel. So, ang angel, hindi na kinakailangan magkaroon ng asawa para dumami, kasi perfect, ano na sila eh. Final na yung number nila. Ngayon, ang tao kasi, basic ano, pag-create sa atin. So, finish good yung angel, yung heaven, basic good yung earth. Isa lang siya ngayon. Para dadami ngayon itong tao. Kasi ang plano ng Diyos, dapat ang dami ng tao ay sindami ng mga anghel. So, doon sa tao, kumuha siya doon ang part ng tao na naging babae. Okay? And then, pag kinasal na yung dalawa, itong babae, ito babalik ulit doon sa ano. Magiging isa sila. So, isang tao na naging dalawa, and then, para dumami sila, ngayon para sila dadami, itong dating dalawa ay mag-iisang dibdib. So, isang dibdib sila, din dadami na sila. Ngayon, pagdating doon ngayon sa dulo, resurrect yung Panginoon na yung high priest na sa lupa na siya, dito na rin yung heaven and earth, yung temple na sa lupa na. Yung tao ngayon, nalinis na, no?
wala na yung mga disobedient, mga obedient na tira. Yung mga obedient, babaguhin niya, magiging katulad ng mga anghel. So, kay babae ka, kay lalaki ka, not, ano, wala na sa iyo, hindi ka na male, hindi ka na female, angelic being ka na. Pero hindi ka anghel, sa lupa ka pa rin. So, kaya nga yung sinasabi ng mga pastor na pag namatay ang isang Kristiyano, pupunta siya sa langit, hindi totoo yun. Pag namatay tayo, namamahinga tayo sa, ano, sa lupa. Tunaw na yung ano natin, wala na yung cell natin, nakakalat na, baka ginagamit na to ng ibang cells para makabuo ng panibagong tao na naman, another matter, ano? Pero yung ating essence bilang tayo, yung life, yung buhay natin, yung light, yung ilaw, balik yan kay Christ. And then, pagka binuhay tayo uli ng Panginoon, ibabalik niya uli yung ating light doon sa bagong katawan, yung katulad ng angelic, hindi babae, hindi lalaki, tapos pupunta uli yung light doon, buhay na naman tayo, yung memory natin, everything na nandoon, paano tayo naligtas? Okay? So, asan yung bakla doon? Asan yung tomboy doon? Wala. Wala doon. Walang third sex na sinasabi ng Panginoon. Dalawa lang talaga ang sex. Ngayon, yung third sex, ito yung ano, yung third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, so on and so forth sex. Ito yung resulta nung ano, nung disobedience. So, ayaw mo sundin ng... Kaya kasi nga ganito eh. Yung Ten Commandments, pag sinunod mo yan, ayos, di ba? Maayos ang buhay mo. Ngayon, gusto mong gumawa ng kalokohan, eh, ang pumipigil na sa yung Ten Commandments. O, di-discard mo yan. Pwede mo nang gawin ngayon ang gusto mo. Wala nang makakapagsabi sa'yo na mali ka. Kaya nga yung mga LGBTQ movement, hindi mo pwedeng sabihin na mali sila base sa Biblia. Kasi hindi naman sila naniniwala sa Biblia. Kaya nga sila gumagawa ng bagay na yan kasi hindi sila naniniwala sa Biblia. E ang sabi mo, naging pastor sila, di ba? Naging clergy, naging bishop pa. Bishop nga sila. Pero anong gospel ang tinuturo? Gospel of disobedience apart from the Ten Commandments. So, sino ang masisisi natin sa LGBTQ movement? Wala. Hindi natin pwede sisihin yung ano, yung Jesuit, si Pope na nag-approve. Hindi ko lang alam kung in-approve talaga, no? O nakasalang pa lang na in-approvehan niya, and then bahala na kung paano i-implement. Pero mangyayari lang ito, ang habok nito, masisira ay yung ano, pamilya. Kasi ganito eh, yung bakla, yung mga tomboy, pag nagsama sila, same sex, hindi sila magkakaroon ng anak. Okay? Saan sila kukuha ng anak? Doon sa mga matitino. Ngayon, yung mga matitino, ba, ibibigyan nila yung anak nila? Hindi. So, ang gagawin nila, sisirain nila ngayon yung pamilya, sa paanong paraan, aakitin nila ngayon yung mga bata. Sasabihin lang, dapat may freedom of choice ang bata kung anong sex ang gusto niya. Freedom of choice daw, pero hindi. Ina-influensyahan na nila, ginagamit lang yung term na freedom. The same yung sinasabi sa atin ng US na after sila sa democracy, no? After sila sa peace. Pero paano nila ipoproduce yung peace? Through war. Kaya ngayon, no, sa news, pagka binasa natin ang news, medyo political tayo ngayon, ang dami nilang gera na iba-ibang lugar ginagamit. Gera sa Houthis, gera sa China, gera sa Ukraine, and gera sa USSR. So, bakit ganun? Kasi yun yung product nila yung armas. Sinong bibili nung ginagawin lang armas? Military industrial complex pa yung term na ginagamit nila. Doon lang sila kumikita. Samantalang ang Russia ay kumikita sila sa oil, ang China ay kumikita sa business. Kaya yung Russia at saka yung China, ang gusto sila magkaroon ng daan. Yung Belt Road Initiative. Bakit? Para makadaan yung produkto nila, makabenta sila para kumita. Eh, matatalo yung US. So, ayaw niya, no? Gusto ngayon, maggagawa siya ng bomba para siraan yung mga daan na ginagawa ng China at saka ng Russia. And then, wag nating sasabihin na, hindi, komunista yung dalawa na yan eh. Kasi pag tinanong ko kayo eh, tinanong kita, saan galing yung communism? Kanino? Kay Karl Marx. Sino ba si Karl Marx? German Jew. Who Jew? Jew. Hindi siya Chinese, hindi siya Russian. So, lahat ng, ano, atomic bomb, pero galing. Kay Einstein, Jew. So, ang mga Jew,
ang mga Diyo, no, siguro sa akin lang to, no, kaya sila ang pinili ng Panginoon, kasi ano sila eh, paradox eh. They have the best mind. Yung weak, yung strength nila, yung dinakal ng weakness. They have the best mind. They have the best talent. Everything, no, kaya nilang gawin. But unfortunately, yung strength nila ngayon, yung din ang weakness nila, kasi na-bloat na ano sila, na, because of pride, because of superiority ng race nila, they want to govern us. Ayaw nilang ituro sa atin ang Panginoon, ang Jehovah, ang Yahweh. Tinuturo lang sa atin ay yung bangko, pera. So, wala. So, LGBTQ will split the church, will split the family, destroy, destruction, lahat. And then, sa tingin lang nila, kasi ang pansarili lang ang tinitin nila, no, yung masatisfy yung gusto nila, ang hindi nila alam, once na ang country mo ay, ang family mo ay broken, ang country mo will be broken also. And then a broken country, a broken family, and a broken church, kaya nang pasukin niya ng ano, ng, kaya nang pasukin niya ng destruction. Mas, mawawasak na siya. And then look, ay, hindi ko pinos. Dali ah. Ito yung ano, ito yung resulta sa Europe, ano? Empty na ang churches nila. Prayer and confessions make way for drinking and dancing. Kasi naging, oh, para matustusan yung kanilang ano. So, ayan na yun, no? Tamo. Enjoy sila. So, Belgium. Ano lang to? Sample lang yan. Kasi nanggaling ako sa Manchester, England, no? Nung nag-tour din ako doon. Sana ko dinala ng ano, mga, nung aking driver na British. Doon sa, ano? Sa Manchester, something na cathedral nila na naging tourist spot. Malaking-malaking church siya, pero dun sa loob, merong maliit na chapel, parang chapel within the church, no? Underground. Maliit lang na, ano? Konting pew, tapos may altar. Maganda, ano? Kung Christian ka, maganda mag-Bible study dun ng secluded, kasi tahimik. Kasi pagpasok ng mga turista, psst, dami. So, yan yun. And then, I think, ano pa, no? Oof, hindi. Yung ano, yung ibang mga churches doon, ginawa na rin masjid. Tinakwa. Church turned into mosque. Into houses. Hello, hello. Sophia, saan ba yung Sophia? Sa... Alam ko country ito sa... Hindi Romania eh. Lower sa Romania. Baka Romania ng Sophia. Ay, Hagia Sophia. Church was turned into a mosque, Hagia Sophia, Eastern Orthodox. So, Orthodox siya, no? Matagal na pala, nung 1453 AD pa, eh. Which Catholic Church is now a mosque? Yun pa rin. Which churches converted to mosque in Istanbul? Of course, napasok sa... Turkey yung ano, Sophia. Hindi ito. Sophia pa rin. Bakit puro Sophia? Kasi Sophia yung ano nila, no? Tungkol sa Hagia Sophia. September 2020. 5 buildings that have been bought mosque in churches. Okay.
De, actually, yung tinutukoy ko ngayon ito eh. Itong nangyari na to sa Belgium. Machelen sa Brussels, Roman Catholic Center. 2 dozen churches. Oo nga. Basta pag binasa mo to yun. Birds Church. So, pag ang church na nagtuturo ng ano, hindi siya magturo ng obedience ano, sa Panginoon. After ma-save siya, ito mangyayari. Every man for himself, ano. Sa kita na natin yan sa, ano, sa mga mega churches sa US. Dami-dami nilang mga scandal na ano, nangyayari because of the, yung money involved. So, sa ngayon, ano, maswerte tayo dito sa Pilipinas kasi in one way or another, open sa atin itong ano. Open sa atin itong ganitong klaseng teaching na although parang sinusuwag natin ang ano ang iglesia, actually, ang church ang sumusuwag sa atin kasi nakatayo tayo sa ano. We are standing in the presence of God. And then, pinipilit na ano, na because of our stand, yung nakikiayon tayo sa flow ng Panginoon, sumusunod tayo sa kanyang utos, yung mga disobedient, yung mga contra, yun ang nababangga natin. Okay, hindi nila mabangga ang Diyos kasi Espiritu ang Diyos, pero ang nababangga nila tayo. Ang hirap. Kaya nga minsan, ano eh, na nakakalungkot isipin na dahil feel good yung ano yung dating sa atin ng church, ang hirap bitawan. And then ayaw na ayaw natin na somebody will rain on our parade. Ayaw natin yun. Bubuhusan ng malamig na tubig ang nagiinit nating pagsamba sa Diyos. Marami pa yan eh. Marami akong gustong i-discuss na ano, nakikita ko rin sa Facebook yung mga nag-appear sa aking page. Kasama niyo din yung prayer, ano? Yung panalangin. So, next time siguro, pagka nakita ko na yung ano yung... Hindi, na-save ko nga pala yun yung tungkol sa prayer and i-discuss ko rin yun. So, ito lang yung ano, no? Of course, i-edit ko heavily na naman itong discussion kasi nga, kasi hindi ako nakapag-drive. Pero kung nakapag-drive ako, umbo yan. So, hanggang dyan na lang, ano? Bye for now. Episode 92, LGBTQ.